Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Estilong Pinoy ang pangangampanya ng nag-iisang kandidatong Filipino-Canadian sa British Columbia. Ito para mas marami pang butante ang kanya makumbinse bago ang halalan sa October 19. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Umalingaw-ngaw ang busina ng mga supporters ng NDP candidate na si Mabel Elmore sa kanilang pagbomotorcade bilang bahagi ng kanyang Pinoy-style na meeting de avance. Sinabi ni Elmore na tumatakbo para sa kanyang ikalimang termino na positibo naman ang naging reaksyon mula sa mga residente habang iniikot ng motorcade ang Vancouver-Kensington riding. Well, I've never experienced a motorcade. I don't think any other campaigns, as far as I know, have. And I know the Filipino community, because it happens in the Philippines quite a bit, so wanted to try it here. Todo suporta sa meeting de avance ni Elmore ang mga Filipino-Canadian community leaders na kumakatawan sa iba't ibang grupo at nanggaling pa sa iba't ibang lungsod ng Metro Vancouver. Nariyan ang One Housing Society na nagsabing kapag nanalo ulit si Elmore ay mas mabilis nilang maaabot ang kanilang programa sa abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Naroon din ang mga kumakatawan sa mga Filipino seniors at maging mga kabataang Pilipino habang nanawagan naman ang UFC-ABC na magkaisa ang mga kababayan para maipapanalo ulit si Elmore. Binigyang diin naman ng Migrante BC na ang dating leader ng Union ay isang kaibigan ng mga migrant worker at caregivers. Tagapagtanggol ng caregivers, tagapagtanggol ng manggagawang migrante, tagapagtanggol ng komunidad. Ayon naman kay Cora Mojica, naging unionista siya makaraang isa pribado ng dating nasa poder na BC Liberals ang ilang mga serbisyo sa healthcare. Ibinahagi ni Mojica na bus driver pa lang si Elmore ay kilala na niya ito at alam niyang lagi itong may oras para tumulong sa iba. Anybody, even other groups who has some problems, I always direct them because sometimes I get those questions, right? Go to her office. Her office is always open for members if they have any issues. Dagdag ni Alan Fernandez ng Burnaby Filipino Cultural Society, patunay ang track record ni Elmore na karapat dapat siyang ma-re-elect. She's the only one right now who can carry our voice. That's who we're voting for. We're voting for somebody who actually does care about you, care about your community, whether or not you're in her riding or out of her riding, she does legitimately care about her kababayans. Sumuporta rin kay Elmore ang elected school board trustee na si Lailani Tumaneng na umaasang maienganyo ang mas maraming kabataang Pilipino na tumakbo sa politika dahil sa ehemplo ni Elmore. Kaya ako nandito para mag-encourage pa tayo ng mga susunod na generation na anyone can do this, anyone has the right to put their name forward at maging representante ng community. Ayon naman sa UFC-ABC president na si Christian Cunanan, isang residente sa Vancouver-Kensington, marami sa kanilang lugar, pati mga kabataan, ang bilib sa pamumuno ni Elmore. Malakas si Mabel, malakas ang NDP dito sa Vancouver-Kensington. Nagdikit pa rin ang labanan sa pagitan ng New Democratic Party at ng BC Conservatives batay sa pinakahuling survey. Pero sa riding ni Elmore, makikitang lamang siya ng 16% sa kanyang kalaban. The meeting de avance today, it was a good turnout of volunteers, a lot of enthusiasm. That's really positive. Looking to build momentum for the last 7 days and campaign hard. Can't take anything for granted and we don't know until we count the votes on October 19th. So I'm going to be working hard until then and hopefully I can earn the trust of everyone here in Vancouver-Kensington. Nagsimula na noong Oktubre 11 ang advance polling sa BC at nakaboto na rin si Elmore. Sa pagtungtong sa home stretch ng campaign period, hinikayat ni Elmore ang mga Pilipino na bumoto sa Oktubre 19. This is an important election. There's a lot on the line. And the BC NDP is, and myself as a candidate are committed to work for you to address affordability, build more housing and protect our public services. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Lumutang ang talento ng Filipino designer sa Milan Fashion Week nang dalhin sa world-class fashion stage ang sining at kulturang Pinoy. Kasama rito ang Pinoy designer na si Amir Sali na kilalang bilang Prince of Beads.
mula Milan, Italy nagpapatrol, may muling tapang. Habang nabala ang buong syudad ng Milan sa pagdaraos ng mga eksklusibong fashion shows bilang bahagi ng Milan Fashion Week, nanibabaw ang sining at talento ng mga Filipino designer sa ginanap na World Fashion Expo kamakailan. Pinakainabangan ang designer na si Amir Sali, nakilala bilang Prince of Beads na nagpakita ng kanyang 20-piece collection na Mindanao Now, Culture and Couture. Ang mga likha ni Sali ay nagbibigay pugay sa tradisyonal na kasuotan ng Yakan Tribe at Kenon Weaving sa Basilan. Pinagsama ni Sali ang mga traditional materials ng mga Yakan weavers at modernong disenyo na nagbibigay ng bagong interpretasyon sa makulay na kasaysayan ng Mindanao. Lumutang ang makukulay na habi na may intricate beadwork, mga handcrafted headpiece at accessories na sumasalamin sa yaman ng kulturang Pilipino. I want something different about Philippines, especially when we talk of fashion, like bringing some of our cultural backgrounds like the Yakan, the Tausu, the Maguindano, the Maranao, especially the time from the south. So I'd like to bring this to the world, not only to the Philippines or to educate the Philippines about our cultural heritage, but I think it's high time to show who we are. Sa koleksyon ni Sali, makikita ang kombinasyon ng tradisyon at makabagong disenyo na patunay na ang Filipino fashion ay kaya rin makipagsabayan sa global stage. Bukod kay Sali, bumida rin ang iba pang Pinoy designers mula Pilipinas na sina Jay Lyson, Lloyd Arceo, Ariel Vasquez, Marijan Sieber mula Germany at Atea Couture mula Milan. Ipinagmalaki ni Lyson ng kanyang perlas at capis collection na nagpapakita ng sustainable materials mula sa Visayas at nagtataguyod ng responsableng paggamit ng likas na yaman na sumasalamin sa makabagong pananaw ng sustainable fashion. Ang mga disenyo ni Arceo ay tungkol naman sa kagandahan ng kalikasan gaya ng makukulay na hardin na mas pinatingkad ng makabagong three-dimensional cuts. Sa pamamagitan ng mga detaling ito na ipamalas ni Arceo na ang kanyang mga likha ay nagsisibiring na anyo ng sining. My inspiration in my collection is a fabulous garden where I use different shades of pastels and highlighted it by using the three-dimensional laser cuts as the details in my collection. Gamit ang tinya at cocoon at ng tataning borda, binigyan ni Ariel Vasquez ng makabagong interpretasyon ang Barong Tagalog sa kanyang Barong Heritage Reimagined Collection. Hindi rin nagpahuli si Jocelyn Gakad ng Atea Couture sa kanyang eleganteng collection na puno ng dramatic silhouettes at intricate details. Inirampa ng mga modelo mula sa iba't ibang bansa ang mga natatanging kasuotan na likha ng mga Filipino designers. I'm very happy and proud of myself because I participate in this show. It shows culture and talent of Filipinos. Their presence here places the profile of Arte Babayan. As all of us know, Italy hosts the largest number of Filipinos in the European Union. We should really exert efforts to show a different version of us as a people. Ipinamalas ng mga Filipino designers ang kanilang galing at dedikasyon sa Milan Fashion Week. Isang patunay na hindi lamang sila bahagi ng global fashion scene, kundi nangunguna rin sa pagpapakilala ng Filipino craftsmanship sa buong mundo. Ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa buhay na anyo ng sining, mga disenyo at likha ay nagsisilbing tulay upang dalhin ang yaman ng kulturang Pilipino sa mas malawak na entablado. Para sa ABS-CBN News, may muling tapang, Milan, Italy. Itinanghal na Grand Champion ang magkapatid na Pinoy sa talent competition sa Dubai United Arab Emirates. Kilalanin natin sila sa pagpapatrol ni Rafi Reyes. Itinanghal na Grand Champion ang magkapatid na Lexus at Lorin Castillo o mas kilala bilang Dakaso sa katatapos lamang na prestigyosong talent competition, ang Burjuman Mall Rising Star Season 5 sa Dubai United Arab Emirates. Tinalo ng magkapatid ang may 465 kalahok sa kompetisyon.
Sobrang nagpasalamat po ako kay Lord dahil po 3 years na po kami sumasali sa competition na ito. At nung birthday ko po, last September, ito po yung ni-wish ko na sana po manalo po kami. Parehong nag-aaral sa UAE ang magkapatid. Nasa grade 6 na 12 taong gulang na si Lexus at grade 5 naman ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na si Lorin. Kaya naman, naging malaking hamon para kina Lexus at Lorin ang pagsabay ng pag-aaral at pagsasayaw. Medyo challenging po itong competition na ito dahil po 3 rounds po ito. Audition, semifinals at grand finals. Madami po kaming inaral na mga bagong sayaw. Sa hapon po, after school, ginagawa ko na po ang homeworks ko para sa gabi. Magpa-practice naman po kami. Sa Pilipinas pa lang, mahilig ng magsayaw ang magkapatid pero bilang solo noong 2020. At noong dumating ang kanilang pamilya sa Abu Dhabi noong 2022, sila ay naging dancing duo. Sobra po yung support namin sa mga bata. Katulad na lang po sa pagtatahi ng kanilang mga damit, talagang tinahi ko po ng pakamay kahit hindi ako marunong magtahi. Talaga pong binigay namin lahat ng support namin sa kanila para marating nila yung ganito na hindi din naman po namin ina-expect. Hindi po kami nag-expect na mananalo sila, nag-expect lang po kami hanggang top 3. Pero yun nga po, binigay po yung naging grand champion po sila. Hindi ko malilimutan ay yung semifinals at grand finals na napatayo nila lahat ng judge. So, it's like standing ovation. So, isang malaking bonus na yun para sa amin. I mean that yung gabing yun, naramdaman ko na okay na to kahit di na manalo. Basta napatayo nila yung judge, nabigyan nila ng magandang entertainment lahat ng audience. Hanga rin ang kanilang coach na si Joey Danao sa disiplina at determinasyon na pinakita ng magkapatid. Talent and the determination has brought them to the success. And the second is, of course, yung trust to each other. They trusted me as their coach and of course, nag-trust din ako sa kanila that they can do this. Nakikita ko that the kids are really determined to win and they are enjoying because this is their passion. May payo naman para sa mga kapwa magulang ang mami at daddy na magkapatid na grand champion. Sa katulad namin mga magulang po na may mga talent din na mga anak, support lang po ng support, huwag titigil. Tsaka para sa akin naman, as working OFW, kasi nasa abroad, dito kami nakatira sa Abu Dhabi, you just have to find ways on how you will be supporting them, not only like financially, but sa contest nila talagang pinipilit namin na nandun kami. Kaya sa mga parents ng mga young dreamers, katulad ng mga anak namin, support nyo lang sila not only financially, but you have to be there all the time during their contest. Para sa mga talentadong kabataan, go lang ng go. Mensahe ko po para po sa mga young dreamers ay never give up. Kasi hindi porket may competition at natalo kayo ay mag-give up na. May iba pang competition para sa inyo. Huwag lang susuko. Lagi po kayo makinig sa mga parents at coach ninyo. Para sa TFC News, Rafi Reyes, ABS-CBN News, Abu Dhabi, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya.